Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell upang updated kayo sa aking mga bagong video upload. Ipapakiusap ko din po sa inyo na sana ay suportahan niyo pa ang iba pa naming channel. Please like, share and subscribe to Geo Japan Virtual Tour Channel, Halamang Gamot Channel, at ang pinakabago ay ang Chiba ASMR Ambient Sounds. Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Ang isishare ko po sa inyo ngayon ay ang pamahiin sa pagtulog upang ikaw ay swertihin. Isa sa mga pinaka-importante sa ating buhay ang pagtulog. Kung mahalaga sa atin na tayo ay magising araw-araw, kasing halaga din ito ang tayo ay makatulog. Ito ay upang mabawi natin ang lakas na nawala sa atin habang tayo ay gising at kumikilos. Marami tayong gawain sa umaga, hindi lang ang ating katawan ng abala, kundi maging ang ating isip ay nagtatrabaho din sa buong maghapon. Kaya kinakailangan talaga natin na magkaroon ng maayos na tulog. Sa mga naniniwala sa pamahiin, ang pagtulog ay nababalot din ng hiwaga. Narito ang ilan sa mga paniniwala tungkol dito. Kung nais mo na patay ang ilaw sa tuwing ikaw ay matutulog, kailangan ay mayroong puting tela sa iyong higaan. Halimbawa ay kumot, punda ng unan, kobre kama o kahit na puting damit. Kung wala namang puting kulay sa paligid ng higaan mo, ay kailangan mo ay may kaunting liwanag paring sisinag sa iyong tulugan. Ito ay upang hindi kalapitan ng masasamang espiritu sa iyong pagtulog. Kung ikaw ay puposisyon sa pagtulog, huwag mong itatapat ang iyong ulo sa may pintuan sapagkat magdudulot ito sa iyo ng kapahamakan. Mapapalapit ka sa panganib na maaaring humantong sa kamatayan. Kung isa ka namang estudyante at kinabukasan ay haharap ka sa isang matinding examination, ang reviewer na pinag-aaralan mo bago ka matulog ay ilagay mo sa ilalim ng iyong unan upang hanggang sa kinabukasan ay matandaan mo ito at wala kang makalimutan. Nang sa ganun ay makakuha ka ng mataas na marka. Kung babalik na rin mo naman ang unan na siya mong gamit sa pagtulog, ang iyong panaginip ay mauulit. Kaya kung maganda ang napanaginipan mo at gusto mo itong mapanaginipan muli, baliktarin mo ang iyong unan. Pero kung ayaw mo namang maulit ang iyong panaginip, ay huwag mo na itong gawin pa. Kung nais mo naman na magkaroon na magandang kinabukasan, iwasan mong pumaling sa bandang kanluran. Sa halip ay ugaliin mong matulog nang ikaw ay nakaharap sa silangang bahagi. Dito kasi nagmumula ang swerte na pinakahihintay mo. Ilan lamang po yan sa mga pamahiin tungkol sa pagtulog na maaari mong paniwalaan at maaari din namang hindi. Ikaw pa rin ang magdidesisyon kung ano ang nais mong gawin. Ang pinakamahalaga upang makamit ang swerte ay magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.